Natagpo ang pataya magtiyahin sa loob ng kanilang bahay sa Quezon City. Inatake umano sa puso ang lalaking nag-aalaga sa kasamang matanda. Dahilan para hindi ito napakain at napainom ng gamot. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Pasado alas 7 ng gabi nitong Labor Day nang bulabugin ng Barangay Response Team ang bahay na ito sa Barangay Greater Lagrock, Quezon City. Kinatok nila ang bahay, pero dahil walang sumasagot, binuksan na nila ang bintana. Then we found out na may nangangamoy na nga na bangkay. So immediately, we called Station 16 for assistance. Pagpasok ng mga pulis, tumambad ang naagnas na katawan ng isang 37-year-old IT consultant. Mayo Auno nang magsimulang mag-alala ang kanyang mga katrabaho. Mag-iisang linggo na raw kasi siyang walang paramdam simula na mag-file ng sick leave matapos sumama ang pakiramdam. Kaya pinatunto nila sa barangay ang IT consultant base sa address sa kanilang record. Pero ang mga opisyal ng barangay at SOCO naniniwalang walang foul play sa kanyang pagkamatay. Base kasi sa medical report, heart attack eh. Dahil so mataba siya at malaking tao. Natagpuan ring patay sa kabilang kwarto ang 74 na taong gulang na tiyahin ng biktima. Bedridden na ang senior citizen at ang kanyang inataking pamangkin ang nagsisilbi niyang caretaker. Ito rin ang dahilan kung bakit work from home ang setup ng kanyang trabaho. Wala na nag-aalaga sa kanya, siguro meron siyang gutom na rin. At pangalawa, may mga maintenance medicine siguro na kailangan siyang i-ano. Wala naman nag-aalaga sa kanya. And dalawa lang sila. Sa assessment ng Barangay Response Team, nasa 3 hanggang 5 araw nang naunang namatay ang IT consultant bago ang kanyang tiyahin. Tanging ang pinsan na lamang na matandang biktima ang nag-aasikaso sa 12. Napag-alaman kasi ng barangay na lahat ng kaanak na magtiyahin nakatira na sa Amerika. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.